This is Treat Media and Creatives Television, broadcasting from Zamboanga, Philippines. Yes, Luzon, Visayas, and Mindanao, welcome to Special Education. Maraming salamat po sa patuloy na panunood. At saka, I would like to welcome my special co-host for this afternoon, Ma'am Telitz. Ma'am. Okay, good afternoon, good po afternoon sa lahat ng mga viewers nyo sa Special Education ngayon. Yes, good afternoon po sa ating mga manunood all over the world. In behalf of my partner Nell, nandito tayo pati yung partner natin si Telitz para samahan po tayo sa kwentuhan na namang special education ngayon. Okay, maya-maya may bisita tayo, may panauhin tayo, sasamahan tayo para masayang ating kwentuhan. Okay, so batiin muna natin ang ating program mentor ng special education ngayon, kay Sir Ramel Kael, nasa Pagadian. Sir, good afternoon and regards to your family. Good afternoon also to Sir Pete Natividad, our school's division superintendent. And of course, to all our co-speders in the division of Zamboanga City, good afternoon. And to the special children, na sila talaga itong programa na ito ay para sa kanila. So, good afternoon. Good afternoon again sa mga speders and sa mga viewers natin. So yes. Stay tuned, no? Yes, stay tuned and join us. They, if they want to join us, they can, 1:30 to 3:30 in the afternoon every Saturday po. Okay, special education ngayon. So, sa ating pagbabalik, sasamahan tayo, welcome natin ang ating panauhin. Don't go away, we'll be right back.
Okay, we're back, Ma'am Talit. We're back. Nandito pa rin tayo sa special education ngayon at this afternoon, nandito po, sasamahan tayo para magkwentuhan po tayo. At nakikita natin, very young, energetic, very young, oo, looking, and no? Very active daw ito, yes, sa school. Ipakilala na natin ang ating panauhin for this afternoon, si Mr. Johnny Piscos, a fourth year college student, major in special education at Western Mindanao State University. Okay, so, sir, welcome to special education ngayon. Okay. Thank you so much for inviting me here. Okay, would you like to greet to your relatives, loved ones out there? Okay, una sa lahat, nagpapasalamat ako dito sa tribamedia.com, especially to sa programang special education ngayon, for inviting me to be the guest of this program. Binabati ko pala yung aking mga kapamilya doon sa Sambuanga the store, especially ang aking ina, si Mrs. Alicia Pacino Piscos. Ma, good afternoon. And to my sister, Engineer Jeline Piscos, who is actually here in Sambuanga City for her masteral. And for my kapatid sa Pagadian City, si Ma'am Jelly Piscos. She's actually taking her doctoral right now. And to my brother there sa Iligan City, magandang hapon sa iyo, bro. Hello. And to my mentors, professors of Western Mindanao State University, to our head, Ma'am Virginia Palmares, and Professor Sheila Rosales, Sir Vini Elicano, Ma'am Ayana, and to my advisor, Ma'am Abigail Fernando, and to the rest. Magandang hapon sa inyong lahat. Okay, so maganda yung ano ni sir. Marami na mention na niya, lahat. No? Okay. Pwede pa, mamaya-maya ng konti, meron pang ibabati si Sir Jan. Okay, kasi mahabang-habang oras okay, ang ano oras natin. Okay, nandito yung ano natin, special co-host din natin. Okay. Dumating. Hello, maya-maya Princess samahan Nika. Tayo. Samahan tayo ni Lady Nika. Yes. Okay. Sir, ilang taon na po kayo? Ama, I am currently 20 years old. No, 20 years okay, old. Very young, very no? Young. So, fourth year major in special education. So, what made you decide na itong special education ang kunin nyo sa lahat ng kurso? Bakit hindi engineering? Bakit hindi nursing? Bakit hindi criminology? Bakit ang pagtuturo at major pa talaga sa special no? Education? Eh. Okay. Maraming mga nagtatanong kung bakit special education ang aking kinuha. Pero una sa lahat, meron akong dalawang dahilan. Una ay because of my inspirations. And the second one is because of my curiosity. Inspiration, when we're going to talk about inspiration. Inspired. Yes, ma'am. I was really inspired because of my teachers in elementary and in high school. I have had so many great teachers in elementary and high school. Every recess, nabakante sila. They are actually welcoming me. We're actually talking about some silly things. Kasi sa high school, yung teacher man yung ate ko. So, I was with the office. And then, every time na nakikipag-usap ako sa kanila, every time na nasa loob ako ng office, ay parang nare-realize ko na this is really a nice place for me to work. I'm going to talk about profession. At saka curiosity naman, when I was having my interview here in the College of Education, Western Mindanao State University, may nadaanan kami ng mga apa or mga students with hearing impairment. Ang nagtaka ako, naging curious ako kung paano talaga sila nakikipag-usap, kung nagkakaintindihan niya ba sila with the use of their sign languaging. At saka, noon, ano, pa-interview na ako sa College of Education dun sa WEMSU, ay tumawag ang aking ina, sabi niya sa akin mag-major in SPED na lang daw ako kasi alam mo na magandang magturo ng mga special child at saka demand rin daw sa labas ng ating bansa. Okay, ayan. So dalawang reasons bakit yun okay. Ang kinuha ni sir. The one, si inspiration, yes. At saka yung isa, curiosity. Na wala ba kayo sir yung background na kumbaga may yung during your elementary years, high school, hindi kayo exposed sa mga special children. Only when you came to Sambuanga and then nag-enroll kayo sa WEMSU, doon mo nakikita yung mga bata na may kapansanan sa pandinig. Iyon ang nag-ano sa iyo na kukunin mo ito.
Yes, ma'am. Pero when I was still in elementary, ma'am, especially in during my grade 6 days, I was able to encounter a child doon sa amin na kung saan he was actually manifesting behavior of kuan with autism, something like that. And I got curious about it. Pero hindi mo pa alam na with autism yung bata na yun. Yes, ma'am. Okay. And then after yung nakita mo na yung bata, ano yung mga behavior manifestations na na-observe mo during yung meron siya kabataan? Yung mga repetitive behavior man, yung parang mag-ganon-ganon siya o something like that. Yung mga, mali yun, yun ang nakikita mo, yun ang na ano mo yung nag-hand flapping. Yes, ma'am. And then ano pa yung mga nakikita mo, mga behavior then, na it was actually done for some minutes and after that normal behavior. Yung bata na yun na nasa regular doon sa school, doon sa ano, sa place ninyo, existing na ba ang special education o wala pa? Yung sa amin sa Bayug Central Elementary School sa Bayug, Zamboanga del Sur, there is actually a program of Department of Education mm-hmm. which caters for special needs, but parang mm-hmm. limited lamang yung na ano nito, nakikater nito. Usually yung mga fast learner lang siya, pero meron ding mga with autism or with Down syndrome mm-hmm. something like that. Pero yung teacher kasi namin, we are only limited mm-hmm. we are having limited teachers mm-hmm. as SPED. Mm-mm. Pero so doon yung time na yun na nakita mo yung bata na ganun, doon ka nakikurious na kung ano yes, ba talaga ma'am. Yun. Yes. Pero hindi ka natatakot. Hindi naman ako natatakot, ma'am, kasi mm-hmm. pero na-curious lang talaga ako. Na-curious ka talaga. First impression, because we cannot deny that mm-hmm. endowment within us, yes. ma'am, curiosity. Okay. So, maano talaga si sir, no, parang malayo ang mararating nito. Pag, yes. So, ang tanong parang ko, sir. Parang feel ko, no? Malayo ang mararating nito. Malayo ito. Mararating. Okay. So, ang ano mo, sir, kasi yung first year, dito na, sa BEMSU. Medyo, yun na talaga ang kinuha mo, major. Or, yes. Kumuha ka ng iba, and then naglipat ka ng. This was actually my first course. Hindi ako naglipat, pero there mm-hmm. are times na dumating sa akin na gusto ko na talaga maglipat mm-hmm. kasi hindi ko na makaya, kasi very rigid talaga ang training sa WEMSU. Mm-hmm. Like what? In terms of your performance, ma'am. Mm-hmm. Dapat ano talaga. Yes, so ma'am. How about yung mga bata? Hindi ka ba na siya shock yung nakita mo na yun, na-expose ka na talaga sa real world? The first mm-hmm. time I saw a student with cerebral palsy, mm-hmm. I was really shocked kasi that was my very first time mm-hmm. to see like that. And then, yun, how, and do then you after feel, that, how did you I did feel? Not, parang naawa ako sa kanya, pero hindi naman ako mm-hmm. sa kanya, naghinaway ba something mm-hmm. like that, kasi mm-hmm. we are actually students at tapos if you're going mm-hmm. to make manghinaway sa kanya, so mm-hmm. it's going to be a violation to her right, and yes. it's a mala prohibita. Oh, correct. Pati ano, pantay-pantay man tayo in terms sa mga karapatan. Yes. So yung ano, sir, ito ngayon fourth year ka na. So yung during yung first year, lahat general subjects pa, no? Wala pang major. Second year major, nagme-major na. So marami ba kayo sa klase ninyo na kumukuha or kukunti lang? When I was still in first year college rather, we were some 50 plus in our class. But when we reach 50 plus. When we reach second year or third year college, naging pakunti-kunti na lang talaga kami. Kaya nga sinasabi na ang WEMSU daw ay survival of the fittest. Wow. So you're one of the survivor. Hopefully. Yes. So, nakikita ko talaga na parang persigidong si Sir Johnny. Okay. So, siguro magbabalik tayo. Magpo-pause muna tayo for a short okay. break. Sa pagbabalik. Don't go away. Abangan natin si Lady Nika. Lady Nika is okay. here. Okay. Don't go so away. We'll be back. Okay. Thank you.
happy because my co-partner, my co-host is here. Welcome, Lady Nika. Okay, would you like to greet your mom, your dad, your brother, and your grandma and grandpa, and your friends? Okay, greet ka muna, Lady Nick. Hello. Hello, Kaka Mark. Okay. Hello, everyone. And to your Sir Mark. Kay Sir Mark. Dala. Okay. So, hi to Ma'am Celia. Si Ma'am Celia na doon ang director natin. Okay. May director na tayo. Okay. So, kumusta ka, Lady Nick? Okay lang. So, Lady Nick, may kasama tayo ngayon. We have a young visitor with us. So, sasamahan niya tayo para mankwento-kwento kita. So, anong gusto mong itanong kay Sir Mark? Kay Sir Johnny. Anong gusto mong itanong kay Sir Johnny? Anong gusto mong itanong kay Sir Johnny? Yung kanina sinabi mo. Ano? Kung siya ba ay binata pa? Binata pa ako ngayon. Ngayon. Okay, binata pa daw siya ngayon. Okay, so bukas. Bukas, tingnan lang natin. Okay, masaya ang audience natin kay Lady Nika. Okay, so sabi niya ni Lady Nick, ngayon binata pa siya, pero bukas hindi pa niya alam. No? Okay. So, ang tanong ko sa you, sir, hindi ka ba, kasi Lady Nick, ano siya, fourth-year student ng Western Mindanao State University, and then taking up BE Ed or Bachelor of Elementary Education major in Special Education. Soon, he will be a SPED teacher. So, magtuturo din siya katulad namin. So, ang itanong ko kay sir, may mga masasayang moments ka ba dyan sa yung kung saan ka ngayon? Yung kinukuha mo na special education, kasi alam mo, rigid talaga ang ano dyan. So, may time ka pa ba sa love life? May time ka pa ba maglakwatsa? Lakwatsa. May time ka pa ba manood ng sine? O kung ano? Sa kabila ng mga rigid trainings na binibigay sa amin ng WEMSO bilang special education major, ay nagkakaroon pa rin ako ng time na mag hangout kasama ng aking mga kaibigan. Kung kaya minsan gabi-gabi late na ako umuwi at minsan nabubukol ako ng aming landlady kasi late na nga akong umuwi. Kasi kahit madami kami mga ginagawa sa paaralan, nagbibigay talaga ako ng time, nag-allocate talaga ako ng time para sa sarili ko. Wow, bongga! So ibig sabihin ba, sir, gabi-gabi nag-hangout ka? Minsan lang, ma'am. Minsan lang. So bali para ma-inspired ka naman, no? Hindi bali, Denik? Ikaw, Lady Nick, noon, may hangout ka ba din? Yeah, meron. So, ngayon, hindi po ba nami-miss yung mga times na yun? Na-miss din. Okay. So, sir, yung first year ka, ano ba yung mga qualifications? May tanong ko pala, paano ba makapasok dyan? May alam, paano yung time mo? Paano ba mga requirements na dapat ano para makapasok ka dyan? In order for you to be qualified in the College of Education of Western Mindanao State University, you need to pass first the SET, the College Entrance Test of the said university. You must be able to reach that percentage na kailangan talaga, I guess, 85. And after that, after passing the SET, you need to undergo first an interview. Okay, diyan mababase yung aptitude skill mo, whether you are really qualified or not. Tapos diyan you are going to showcase your talents. Pakakantahin ka ng mga teachers, pasasayawin kasi yung pakakantahin ka, sir, in front of other applicants or you and the interviewers only? Doon in a closed door or open? Sa social hall ng WEMSO, ma'am. Social hall. Yeah. Tapos, nasa likuran mo na yung mga ibang applicants, student applicants, or also would like to become future teachers. So, during your time, sir, during yung first entry dyan sa WEMSO, what talent did you showcase? Singing. During the interview, I showcased my ability to sing. Wow! Hindi talaga nagkamali si Lady Nika.
Parang Lady Nika. Parang alam mo man na I see. Oh, oh, singing. So na-impress talaga yung mga interviewers sa iyo. Yes, ma'am, kasi si Ma'am Conte, siya man yung nanonood siya. Mm-hmm. She was actually interviewing some other applicants. Hello? Yeah. Yes, Nika. And then narinig niya ako na kumanta, tapos pinatugtugan niya ako yung parang guitar, yung pang sa music man yun siya. Tapos nandoon rin si Sir Dean, yung Sir Edgar Rosales Dean ng Education ngayon. Okay. Tapos nag-beat pa yun siya sa akin. Wow. So, not only yung written, papasa pa kayo ng oral. Yes, at saka ma'am. other tests. You will be interviewed with some questions. Why would you like to take up education? Ma-remember mo, sir, ang sagot mo, yung tinatanong ka na, why would you like to take up education? Ma-remember mo pa yung kung anong sagot mo? At bakit, yun nga sabi ko kanina, bakit hindi engineering, bakit hindi nursing? Yes, ma'am. Kaya sinabi ko doon na, sinagot ko pala na gusto kong maging education student kasi gusto kong magturo. Kasi after, kasi before yung nangyari yung interview, doon ko na na-observe ko na pala yung may mga special child para sa university. Tapos doon kami una agad na nagpa-interview sa College of Education, ma'am. Okay. So yung impression mo pagdating mo ng WEMSO, kasi you're not from Zamboanga. Yes, you ma'am. Came from Bayog. Yes, ma'am. Zamboanga del Sur. So that was your first time to come to Zamboanga, or you used to come here? That was actually my very first time to come here in Zamboanga City. First time. You have no relatives here in Zamboanga? We have actually a relative here in Zamboanga City sa Mampang, Barangay Mampang. Pero at that time, naglipat na yung auntie ko yung office niya doon sa Ipil. Kaya wala na natira sa bahay na tapos alangan naman ako mag-isa. Mm-mm. So nagbo-board ka ngayon sa dormitory? When I was in the first year boarding house, tapos nag-apartment, tapos nag-dorm, tapos nag-boarding house na naman. Mm-hmm. So, lipat-lipat, experience talaga. Yes, ma'am. So, yung ano, may na ano ka, ano yung pinaka, kumbaga, na-attract ka? Na marami sa BEd, marami namang major. Yes. English, math, other subjects. Math, science. Bakit yan pa talagang special education? Curiosity pa rin. Hindi, ma'am. Mm-hmm. Kasi, marami talaga nagtatanong sa akin kung bakit ako nag-special education. Pero yung dumadating sa isip ko talaga, marami yung mga tao na pwedeng makapagturo ng English, ng mathematics, science, and some other areas. Pero konti lamang yung pwedeng magturo ng special education. At least there was actually a calling within you. Kaya yun, pwede makaturo ng ibang subject. Pero konti lang kami. Kasi konti lang man yung kumukuha ngayon ng special education major. Kasi yung Western Mindanao State University, the only university that produces special education major in Region 9. So I'm so happy and I'm so proud about it. Wow. Yeah. So proud with facial expression, Nick. Yeah. Ang pagkasabi niya, I'm so proud. With yung beautiful eyes. Okay. So during yung first year mo, may mga ano na ba requirements na kumbaga doon tinetest na talaga yung endurance mo, yung perseverance mo, yung tolerance mo. Ano yung mga inaano mo doon na naranasan mo? During our first year days, ma'am, binigyan, meron na kami yung second year man ata kami na first year yun, yung observational child study 1 and 2. Sabay pa talaga yun under kang Ma'am Shella na kung saan you are going to observe 12 different disabilities coming from the 12 different special elementary schools citywide here in Zamboanga City. Mm-hmm. Medyo nahirapan kasi kami kasi financial matter, kasi financial matter and time matter talaga. Bakit time matter? Kasi may mga subjects ka naman during vacant time mo, nagapunta ka sa iba't ibang barangay sa Zamboanga, tapos balik ka na naman dito sa school kasi may klase ka na naman. Paano ang observation ninyo? Yung may time kayo, may during your observation out campus. Out campus, ma'am. Tapos, and then may klase pa kayo sa WEMSO. Yes, and for example, 7 to 8:30 that would be allocated for your observation. And then for 1 hour only. Yes, ma'am. Then 8:30 you have another minor subjects na naman, so balik ka na naman sa school. And so for 1 hour you have to travel from WEMSO to what barangay or school would you go? For example, sa Santa Maria. Santa Maria. So it will take you 30 minutes? Oo, yes, ma'am. And then, tapos nag-jeep pa talaga. Mag-jeep. Papunuin pa talaga yung jeep bago yung makaalis. So ano yung ma-observe ninyo? Did you able to accomplish all the requirements or some, the observations? Ma'am. Some. Oh, some. And then yung iba?
Yung overtime iba na lang sa bahay. Yes, ma'am. Okay. So, Lady Nick, magtatanong tayo sa ating pagbabalik. Magpo-pause muna tayo for a short break. Okay? We'll be... Okay, we'll be right back. Don't go away. Thank you.
Dinik, ano ba yung gusto mong itanong kay Sir Johnny? Kanina, marami kang tinatanong sa kanya. Para sa mga manonood natin, para marinig din nila kung anong gusto mong itanong sa kanila. Ano yung tanong mo sa kanya? Ha? Ano yung gusto mong itanong sa kanya? Yung kung naranasan ba niya? Naranasan niya? Na masaktan? Masaktan siya. Okay. Naranasan mo na ba daw, sir, na masaktan ng estudyante? O yung hilahin ang buhok mo, suntukin ka, iuntog ang ulo mo sa wall. Pag manonood natin ngayon, makasabi na, ano yan? Okay. Bakit ganun ang tanong? Para may awareness din ang public. Bakit ganun ang mga tanong namin? So far, sa, dahil fourth year naman ako sa WEMSU. When I was still in first year and third year college sa Western Mindanao State University, well, hindi ko pa naranasan, ma'am. Pero nang naging fourth year na ako, ma'am, naranasan ko na ganun-ganun yung buhok ko. Pero hindi talaga yung ganun talaga. Tapos, masigawan ng estudyante, ma'am, kasi minsan stricto man ako sa klase. Oh. Although I am, Ikaw ang sinisigawan. Yes, ma'am. Ng estudyante. Yes, ma'am. Ano yung estudyante? Ano yung, sa palagay mo, ano yung disability ng estudyante na yun? They are actually students with learning disabilities. Ah, with ma'am. Learning disability. And then, what did you do after na sinigawan ka? With that, ma'am, if my students are actually performing such kind of behavior, what I used to do, ma'am, is to have plan ignoring with them, yes. Ma'am. So you just ignore? Yes, ma'am. Ignore, ma'am. Tapos kapag nag-manifest na sila ng positive behavior, yan na yung time na nag-i-enforce na ako ng mga phrases, ma'am. What if plan ignoring doesn't not very effective to that particular individual? What would you do if that attitude will continually be done? Kapag continue na siya, ma'am, minsan nag-ignore ako. Tapos kapag disruptive na talaga yung behavior, dyan na ako pumapasok, ma'am, na parang i-call ko yung attention niya, ma'am. Pero in as much as possible, plan ignoring talaga ako. Tapos kapag positive behavior na, praises na talaga ako agad para ano siya. Like what, sir, yung inano ka, yung sinisigawan ka? Yung, while you're teaching, sinisigawan ka? I mean, it's my teaching, ma'am. Tapos magasabi pa siya minsan, boring. Boring. yun talaga yung usual ano niya, sinasabi, boring daw. Same individual lang ang same nagsasabi or parang lahat na sila. Ganun ang... Isa lang siya, ma'am. Ah, isa lang. And then, ini-ignore mo na lang. Yes, ma'am, ini-ignore ko na lang kasi alam ko naman yun talaga yung ano niya, usual behavior. Niya. Pag ini-ignore mo siya, sir, ano yung nakikita mo sa kanya? Parang nagtataka siya kasi hindi ko na siya masyado pinapansin. Mm-hmm. Kaya hindi yun. Mo na siya ini-include in all your activities? Or kumbaga, ina-isolate mo siya? Na kumbaga, dead ma, totally dead ma mo na siya? Not to the extent na dead ma talaga siya, ma'am, pero... Mm-hmm. Iba na talaga yung ano ko sa with some other students. Kumbaga, may gap na. Oh, may gap na. Pero in as much as possible, we should not create a gap within our students. Then after yun, na-turn into positive yung behavior, inappropriate behavior niya. Anong ginagawa mo? Anong mga reinforcement ang binibigay mo? More on points ako kasi, ma'am. Points. You're giving points. Yes, ma'am. Para yung grades nila. Yes. Then very effective naman yun. Very effective talaga, ma'am, when it comes to their grades, ma'am. And then they become competitive na. Yes, ma'am. Oh, kasi they will compete na nunik. Yes. To get high grades. Yes. So sa tingin mo, sir, yung plan ignoring is very effective. Yes, in ma'am. Terms of behavior modification. Check. For LD only. How about, sir, to other disability? Have you applied that kind of modification? As of now, I am still ma'am, exposed to students with learning disabilities. You're not well exposed to with autism, with visual impairment, with hearing impairment. With hearing impairment, a little, pero sa learning disability kasi ako nagaturo ngayon, ma'am. Bali, yun ang focus mo. So, wala pa, yung mga with learning disability, hindi talaga pa yan mahirapan in terms of behavior, okay pa naman yun sila. Siguro, hindi mo, pag masubukan mo siguro yung other disability like with autism, baka yung tanong ko kanina, maranasan mo yun.
later part of your teaching career? I will just cross the bridge if I got there. What if sir, one day you've done your studies, you will be able to graduate na nuni, and then pass the board, and then you're applying na for a permanent position. And then what if pag ang bakante ay hindi ibigay sa iyo yung major mo? Halimbawa magturo ka for example grade 1 sa regular. Would you accept? Yes, ma'am. I will accept that offer, ma'am, considering the fact na you cannot become a manager unless you will pass first rigid training, maging janitor. In a lower position ka pa talaga, ma'am. Pero after graduating, I will not work yet because I still have to proceed with my higher studies, ma'am, my master. Wow. Yeah. Future plans, yes. Ms. Sir. Yeah. So, you will enjoy muna being ma'am. Single. Checkness. Okay. So, yun ang future plan to continue your masteral and then doctoral. Yes. Also, you will not apply muna for teaching position muna. Pero if somebody will recommend me, then why not? Siguro you can work and then study. Parang ganun na. Anyway, you're very good in time management because you will have, sabi mo nga a while ago na, you still have the time to hang out. Yes. So, sir, yung mga yung nakikita mo na best if and very effective approaches na pwede mong madala when you will apply for a teaching position. Itong time ngayon na nakikita mo na okay, I will adapt this because this is very good. Yung ma'am, effective approach. Ma'am. Yes. Approaches. Dealing with learning disabilities, students with learning disabilities, ma'am, yun yung more on praises kasi, ma'am, ako, ma'am. More on praises. Yes, yun talaga ang nakikita mo na very effective. Yes, ma'am. Yun lang yung nagbibigay ka ng points. Ayun. Yes, ma'am. Tapos, another praises verbatim kasi, ma'am, ako, ma'am. Dapat, firm ka din pag nagbibigay ka ng ma'am. No? Kasi baka mamaya, hindi na, parang sawa na rin sila doon palagi sa ano. Dapat kung sabi mo na magbigay ka na ganito, dapat gawin mo talaga para. Okay, Lady Nick, ano yung gusto mo pang itanong kay Sir Johnny? Yung kanina, yung sabi mo, yun nga, nasagot na ni Sir yung future plans niya, na after matapos niya yung pag-aaral niya, mag-aaral pa siya muli. So never masarasa. Yes, tapos yung mga ano kaya sir, yung mga dyan sa WEMSU, very competitive ba ang mga students taking up major in SPED? SPED only. May nakikita ka bang competition dyan or wala? Sa special education course, lahat kami doon ay mga competitive pero meron talaga iba na makikita mo talaga sa kanilang actual disposition yung interest talaga. Merong iba naman parang take for granted lang. Hindi naman ibig sabihin na for the sake na makapasa lang sila. Pero iba talaga. Nakikita mo talaga sa kanilang actual disposition na persiguero talaga sila. And you're one of them na. Yeah. Ano sir? May turning point ba sa life mo na dumating na you wanna give up? Give up continue your BEd major in SPED. Sa sada mahirap. Yes, ma'am. Kasi minsan napagalitan na ako tapos sinong nagalit sa iyo? Yung teacher. Yung professor, one of your professors. One of our professor got mad to me tapos yun nagalit rin yung mama ko. Dumating ang point na involved na ang mama mo. Uh-oh. Ano yun sa grades or Sa subject na hindi, ano yun, hindi mo na comply yung mga requirements? Oh, parang ganun, ma'am. Dahil naglakwat siya si sir? O hindi mo na meet yung deadline? Hindi ko na meet yung deadline. And then, pinagalitan ka sa harap ng other students or ikaw lang tinawag ka? The teacher called my attention tapos yun, nalaman ng mama ko kasi nag-chismis sa chika-chika. Chika-chika. Pero I do believe na
it's part of my training or my growing up. I will never become an effective teacher unless I have undergone thorough screening talaga. Yeah. So, yung point na yun na gusto mo nang i-give up, ano naman yung, bakit ka nagbago ng isip na hindi mo na natuloy? Kasi at first, yung gusto ko talagang course, ma'am, ay yung posay, ma'am, because I would like to become a lawyer someday. Pagkatapos nun... Maybe you can continue a lawyer teacher. You can be a lawyer for the teachers para pro-teacher ka. Pro-teachers, libre na ang pro bono na. Pro bono, free of charge. Hindi ba? Walang bayad. Lahat ng mga kaso ng mga teachers, meron ang lawyer na walang bayad. Hindi yayaman. Narinig mo ba, sir, na yung even your parents, sinasabi ba na bakit sila, gusto ba din nila yung kinukuha mong kurso ngayon? Or sino, kasi sabi mo, you were inspired by your great teachers in your elementary and high school days. Sila talaga yung nagbigay sa'yo ng inspirasyon, not your parents. So, yes. Yung nag-decide ka na kumuha ka ng education. ano na mga parents mo reaction? At first, okay naman kasi yung sa ate ko, kasi teacher man yung ate ko, gusto rin niya ako mag-teacher, pero SPED lang talaga. Pero nalagdagan yung interest ko sa SPED nung nakita ko yung mga special child sa WEMSO at first. Kaya yun, gusto rin man ng mama ko na mag-SPED ako. Pero yung gusto ko talagang course ay political science because I would like to become a lawyer someday. Someday. Yeah, someday. I will become a lawyer and I shall promote the Magna Carta for Disabled Person and its implementing rules and regulations. Yes, Magna Carta 7277. Yung Magna Carta, yun doon mga laws para sa mga people with disabilities. Special children na kapaloob na doon. Iba't ibang mga yes, mga laws doon, employment, mga rights, nandoon mga karapatan. Kasi maraming mga tao ngayon hindi aware. Ano gusto niya sa bata? Ang gusto niya lawyer. Sa bata? Sa mga bata. Oh, yung bantay bata. Sa bata. 163. Yan. Yung mga bata na inabuso. Yun. So, pro-children si sir. Pro-special children. You can continue, sir, even though kasi you're still young, very young. Yeah, you have a long way to go. Kahit pa tatlong kurso, pwede pa. Pwede ba? Kaya sabi ng mama ko, ma'am, kung gusto ko rin maging abogado, after graduating lang kasi fourth year na ako, tapos maglipat pa ako ng ibang course, it would be better to finish first my first course and after that, I will take up LLB. Yes. Yeah. Then, kung naisip ko man, parang nagkaroon ng twist sa aking isipan kasi gusto ko na rin mag major in SPED or major in educational administration sa MASEL. Kasi I really would like to become also educational administrator. Wow. Okay. Tapos merong bagong program na ngayon yung DepEd na kung ano yung major mo talaga sa undergrad mo that kapag mag-proceed ka sa higher studies, yun na rin yung i-major mo. Oo, parang yun na yata. Yung bago din yan na parang dapat, parang about to implement pa lang yan. Yes. Oo. So maganda rin yun na at least pinaplano mo na habang bata pa. Yung mga hangout, ano na lang yan, muna tabi-tabi. Yes, pero nandyan pa rin yan para ma-inspired ka naman to work hard, to reach your ambition. Diba? Kasi ma'am, it's one way of managing my stresses in life. Oh, wow. Okay, pero, but, sir, syempre, hindi naman talaga maiwasan yan, no? Na ganyan. Naranasan mo ba yung iniintriga ka, yung between, syempre, yung pag nasa, ano ka, nasa school ka, kahit saan ka pupunta, lalo na pag mapalapit ka sa mga professors mo, naranasan mo ba na iniintriga ka, and then ginagawan ka ng mga kwento, di ba, ledinik? Yeah. Oo, para lang to put you down, and then yung iba ang aangat. Okay, naranasan mo ba yan? Sasagutin ni sir yan sa ating pagbabalik. Bye-bye. Okay, we'll be right back. Don't go away. Thank you.
pala. Yes, we're back. Yeah, bongga. Yes, we're back. Okay. Yung kanina hanging question natin kay Sir Chani. Siyempre, not only professionals nagkakaroon ng conflict, lalo na siguro mga estudyante, lalo na pag, ano, yung halimbawa, candidate for summa cum laude. Summa. Magna cum laude. Okay, cum laude. Ikaw, sir, ano ka, candidates, ano ka, list? Candidate for any... Summa? Summa? No, first year ako, ma'am. Academic scholar ako, ma'am. Pero, no, dahil sa math subject, ma'am. Ah, na, hindi mo na, ano, nabintay. I admit, mahirap na talaga math, ma'am. Summa? Hindi niya na, hindi niya na-maintain yung, ano, yung after. Grades? Yes, kasi nga, very, ano, very, mahirap. No, difficult. Hard. Very hard. Mm. So, hindi niya na-maintain. Pero, no regrets naman. Yes, ma'am. There's no room for resentment or regrets in your heart na bakit ganun ang nangyari. Meron konti, ma'am, pero... Pero, ano kasalanan mo yun, sir? Or you can blame to some to anyone or to somebody na I have nothing ganun? To blame with, ma'am. Kasi sarili ko man talaga yung gumawa ng mga ganun. Hindi mo na-maintain yun. Yeah. Okay. And I learned, sir, na you're very active, not only as a student, pero may other ano ka pa, affiliations pa na in ano. Ano-ano ba yun, sir? As of now, I am the current president of the Western Mindanao State University Peace Mediators UNESCO Club. This is actually the official university peace building organization in UEMSO. At saka accredited ito ng UNESCO National Commission of the Philippines. Last September 2010, we went to Manila for its accreditation and we have represented the Region 9, especially the UEMSO. Amongst the many university na nagpa-accredit, tatlong university lamang yung na-accredit ng UNESCO. Isa na rito ang UEMSO, pangalawa ay yung University of Santo Tomas, at ang pangatlo naman ay yung Colegio de San Juan. And we were so happy. The only in Region 9, UEMSO lang ang na-accredit. At that time, only UEMSO only, ma'am, in Region 9. Wow. So, for how many years na kayo naging president? First term. And as of this present time, ma'am, we are actually processing our second UNESCO accreditation, ma'am. Kasi i-renew na naman. So ano yung organization yung sir? Peace Mediators, ma'am. UNESCO Club, ma'am. Under the Center for Peace and Development. And by the way, gusto ko lamang batiin yung aming directress, ang aming... Ano matawag siya? Pinaka supportive directress ng Center for Peace and Development, si Dr. Si Doctora Carpizo, Marcelina G. Carpizo. Hello, ma'am. Si Ma'am Carpizo. Okay. So, yan, sir, ano, ang composition po ng ano niyo, organization niyo, kasi Region 9. So, yes, ibig sabihin, not only all the members are coming within the WIMSO or from other universities? At first, officers, ma'am, yung mga members, sa WIMSO lang talaga siya, ma'am. Pero mm-hmm. we also caters mga activities, different symposia, ma'am, outside the school campus, mm-hmm. ma'am. Pero yung members, lahat WIMSO students? WIMSO students coming from various colleges. And then you represented the Region 9. Yes. Oh, bakit sir walang other members coming from Ateneo. Universidad de Zamboanga o kaya Pagadian University? Kasi yung pagkatatag kasi ng tinatawag natin na peace mediators, ma'am, parang maliit lamang to siya ng organization, parang cell to siya na kung saan WEMSO lang talaga, limited to WEMSO lang talaga. Sinong founder niyan, sir? Kami, ma'am. Ah, kayo. You're the first. Yes, ma'am. So, kumbaga, first time ito na nagtatag kayo. Yes, so, ma'am. Ibig sabihin, since ikaw ang founder, kayo ang founder, ano yung main objective nyo putting up this kind of organization? One of our objectives, ma'am, is to make WEMSO as a peace zone university, not only in WEMSO, but throughout Region 9, at most possibly throughout the Philippines, ma'am, kasi may mga activities naman kami in the which caters yung mga outside campus activities, yes. ma'am. And we are also linked with some other peace organizations in Zamboanga City. Okay, so how many members do you have? We are some 30-plus members only, ma'am. So, coming from different departments. Yes, ma'am. Oh, not only in the BEd, but also coming from engineering. Nursing. Okay. So, what benefits can we get out of that organization? Or, hindi ba, kasi
if we will be talking about peace, what we need now is really true peace. Okay. Yes, so ano yung makukuha natin diyan benefits? If you will become a member of the WEMSO Peace Mediators UNESCO Club, there are so many there's so many benefits that you will gain. First is that will give you the opportunity para mag-attend ka ng mga seminars, mga yes. symposium kapag magkanda kami ng mga activities, ikaw yes. yung ipa-prioritize namin naman kasi hindi man pwede lahat talaga, di ba? Yes. For example, sa function hall lang namin i-kanda, konti-konti lang. So you will have the chance na makasali doon. Then you will have certificates, travel not only in Kuan Region 9 pero outside ano man kasi mm-hmm. yung Peace Mediators lang, we are representing the university para mga national level, ma'am. Mm-hmm. And luckily our vice president Manuelito Siason became ano ma'am consecutive first placer in some national quiz po sa UNESCO, mga ganun, ma'am. Oh wow, wow. So meaning itong organization niya, ano ito, non-profit or profit organization ito? Non-profit, non-governmental organization, ma'am. So non-profit and non-governmental organization. Sino yung gumagawa ng mga bylaws ninyo? The bylaws actually created by the majority, ma'am. Consensus by the majority. So you have the advisor na. We also have our advisor. Last 2010, our advisor was Mr. Mervin Garingo. A teacher at the elementary integrated laboratory school of WEMSO. And then we have our new advisor now, Sister Orian Kabangkalan, a teacher of secondary of Western Mindanao. So paano yan, sir, yung pag-select nyo ng ano ng iyong mga members, mga officers ng organization nyo? Through election or appointment? Election. Election talaga. The entire university involved yan or yung ano lang? Present, ma'am. Yung mga members present. Yung member present lang. Wala kayong mga, yung katumag-campaign pa kayo by room to room? Hindi kami ganun. Ay, hindi na. Walang ganun. So, for how many years ang term mo dyan? Ngayon lang, ano ma'am? One year. Every year, nag-i-elect kayo? Yes, ma'am. Ah, so, after this year, next year, wala ka na. Wala na? Depende kapag mabuto ako ulit. Ah, pwede ka pa even though mag-graduate ka na? Yes, ma'am. Ah, pwede pa rin. Okay. So, ano ni maganda yung ano nila, no? Peace Mediators. UNESCO Club. UNESCO Club of Zamboanga City. Actually, not only Zamboanga City, no? Kasi Region 9. Yes, Region 9. Lahat ng universities in Region 9, only WEMSO ang... Yes, okay. Meron namang ibang UNESCO Club, ma'am, pero sa ibang mga lugar na yun siya. Pero partner namin kung nakasama. Sir, paano, how do you manage your time? Especially na, you were saying a while ago that special education has a very rigid trainings, and then now you're the current president of the Peace Mediators, and then ito pa, maraming mga requirements, and then graduating. Paano nyo mamanage ang time nyo, sir? Ang ginagawa ko para sa pag-manage ng time ko, simply time management, ma'am. Yung pina-prioritize ko yung mga bagay na kung saan... Ano yung anong priority nyo talaga? Education first, ma'am. No. After that, kapag bakante ako, that's the time na pwede kong i-inject yung mga curricular activities ko. Mm-hmm. Pero nung nasa lower years pa ako, first or second or third year, I used to participate some other organizations, ma'am. Yes, kaya nga, medyo naapektuhan yung academic. Mm-hmm. Pero ngayong fourth year na ako, ma'am, I am focusing already in my academic, ma'am. Parang sineset aside ko na yung mga organization ko. Mm-hmm. Tapos kapag may mga travel-travel, napapaisip ko na makakapunta rin man ako sa mga lugar na yun kapag makatrabaho na ako. Na sino nag-ano sa inyo, nag-shoulder ng mga expenses niyo when you go on travel? It's going to be the university, ma'am. University. Yeah. So you have to make a proposal. Proposal, Julie. Budget proposal. Certainly. So lahat yan, approve, ma-approve talaga yan. Yes, ma'am. Wala pa namang deny na budget proposal na sinasubmit nyo. Okay. So after, halimbawa, pupunta kayo ng mga trainings, ganun. How about yung pag-aaral mo? Ano yun? Official time yun. There is actually an excuse letter from the president, a memorandum excusing us from president our classes. From the university. University. During that time, Dr. Grace Ribolios, Jolly signed by her. Tapos, may mga ibang teachers na naghanap pa rin ng excuse letter kasi iba raw yung memo, tapos iba raw yung excuse letter. Pero sa tingin ko, as one na lang yun siya kasi nakalagay doon, ma'am, na excusing us. How about, sir, yung time na yung travel time mo ay time din ng exam? Yes.
Oo, time pa? Unique, no? Yeah, paano ito, sir? May special considerations yan na after coming back or you will be given ahead of time. Yes, or to take the exam or after your travel sa kakaibibigyan ng ano. As ng far exam. As I am concerned, ma'am, wala pa naman wala pang nangyari na conflict, ma'am. Schedule. Siguro lecture lang ng teacher, ma'am. Ah, lecture. Pero parang may tanong na narinig kong muli, yung conflict. Hindi pala nasagot ni sir kanina yung conflict na tinatanong ko, no? Nag-jump tayo to other, ano. Pwede nating balikan yun. Ang conflict sa parang, how do you manage yung mga conflict na ganito na nagkakaroon ka ba ng yung conflict between you and your seatmates or CJ, classmates or batchmates or to anybody, and then how do you manage it? Yes, ma'am. One of the conflicts that I have actually encountered ay yung minsan na lang napatawag ako sa ni Ma'am Racho, yung CSB advisor ng College of Education, kasi sabi niya may nag-chika raw sa kanya na teacher, ma'am, na naglagay daw ako ng makeup. Pero we cannot deny the fact na I admit, nagalagay mo ako, pero slight, ay konti lang man talaga. A little of lip shimmer. Ah, kumbaga ginagawan ka ng issue. Yes, ma'am. Na kay ma'am, sa isang professor mo. Yes, ma'am. Kasi then, may mga professor kasi ibang na mga ano talaga. So tinawag ka. And then, after knowing na yung tao na yun nagsabi, anong ginawa mo? Okay lang sa akin, ma'am, kasi ay kasi kapag lalapitan ko naman yung ini-ignore mo na lang. Plan ignoring din ang ginagamit mo. Ina-apply ko, ma'am. Uh-oh. Kasi kapag lalapitan ko siya, sabihin ko sa kanya bakit siya nagawa-gawa ng mga storya, that will just create a fire, ma'am. Yes. That will just ignite fire or heat. So after noon, wala nang nangyari. Meron mga sumusunod, ma'am, pero inahayaan ko na lang. Kapag tinatawag yung attention ko, go lang. Go lang. I will just explain myself. Ano yung classmate mo? Batchmate? Seatmates? Or schoolmates? Mga schoolmates, ma'am. Schoolmates. Ay, hindi talaga sila yung classmates mo. Yes, ma'am. Mm-hmm. Pero as of time, sa mga classmates, ma'am, since I am actually teaching at the Special Tertiary Education Program of WEMSU, ako kasi yung nag-observe sa kanila, makumukuha ako ng mga weak points, mga strong points. Kahit mga classmates ko, yung mga first batch practicumers na assign sila sa voices sa klase ko. Minsan nagsasabi sila over talaga ako mag-comment. Kasi marami talaga ako mga weak points, tapos marami naman ako mga konti lang talaga yung mga strong points ko. Sinasabi ko naman sa kanila na kahit mag-classmate kung ano yung na-observe mo, yun ang sinusulat mo. I simply jot down yung mga na-observe ko para kapag sabihin na maraming strong points tapos wala naman pala talaga masyado, parang favoritism yung nangyayari. So I am not such kind of person, and if ever I will become a teacher, I will never tolerate such kind of act. Wow. So, para nakikita na natin si sir, no, na he will be a very strict teacher. Pero what if, sir, pag special education teacher ka, dapat you have to impose maximum tolerance to the students. Yes, ma'am. Mm-hmm. So, dapat maximum talaga, not only yung okay, and then na, out of patient ka na, pak. O ganun. Kasi mas maganda yung tayo ang nasasaktan, huwag tayong mananakit. Pero yung sa'yo, sa mga students, sa mga ano lang, mga schoolmates mo lang. Sa mga schoolmates ko, ma'am. Pero if ever ka pa mag-teach na ako sa special education. How about sa yung mga bata talaga, na yung mga behavior na, I will just impose patience na lang, ma'am. Patient talaga. Pero sinasabi nila, ma'am, yung patience na, ma'am, the key thing daw, ma'am, sa pagtuturo ng special education, pero dapat pero dapat talaga nandoon yung love mo talaga. Yes, number one, dapat ang love talaga ang mag-reign sa yung pagtuturo, kasi without love you will not be happy. Yes, and then wala, parang palagi ka lang nakasimangot, later lilipat ka na ng ibang department. Okay? Yes, ma'am. Kasi you're not happy, di ba? So Nick, ano pa yung tanong mo, Nick? Kay sir? Kasi stricto daw talaga si sir. Sabi niya, if ever I will be given a chance to be a teacher, I will never, never tolerate such thing. So, ano ang ma-ano mo, Nick, kay sir? Yeah. Pagpogi naman yung sadyante ko, ibang usapan na yun. Siyan na pumapasok yung hidden curriculum. Wow! Akala ko hidden desire. Pero sir, ikaw sir, aminado ka sir sa status mo. Halimbawa pa, na-encounter mo na ba yung hindi natin ma-deny? Sometimes may mga nagpo-provoke ba talaga, di ba? Yes.
na kahit nakikita the way you act, the way you talk, hindi talaga natin maiwasan na may mga tao talaga na very frank o kaya yung one way of bullying sa iyo na ganun sinasabi. Hindi ka pa doon nagagalit, halimbawa tinatawag ka na halimbawa kasi parang feminine ang ano mo, ganun. Hindi ka na na-offend. Hindi naman ako na-offend, ma'am, kasi yung ginagawa ko or halimbawa biruin ka instead of calling you sir, sinabi ma'am. Okay lang sa iyo. Kung ma'am yung sinabi niya, okay na lang. I will just consider it. So long as hindi naman yung pagkasabi mo. Depende kasi yan siya sa tunada ng pagsasalita. At least, yung mga manunood natin ngayon, si sir very ano siya. Kumbaga, hindi siya yung nagpe-pretend. Kung ano talagang totoo, yun talagang ano. So, proud ka sir of who you are. Yes, ma'am. I am very proud of who am I. Okay. Well, as long as yung ginagawa mo, hindi ka nananakit ng ibang tao, wala kang sinasaktan, wala kang, you did not step on others. Ano, walang problema yon. Yes. Oh, hindi ba, Nick? Yes. Oh, what if, sir, one day nagtuturo ka na, and then di natin maiiwasan kasi minsan naririnig natin sa mga ibang programa o sa mga news na ang teacher na fell in love sa estudyante. Nabasa ako ako. Pitada. Oh, yan. Yeah. Sabi ni Lady Nika, may na pakinggan mo sa TV, Nick, no? Yeah. Na in love ang teacher sa estudyante. Yeah. And vice versa, sir. Paano mo ito, halimbawa, may na-in love sa iyo? Oo. Na girl. Girl. Oo, tapos maganda siya. And then, in love talaga sa iyo. So, paano mo ito? Sasagutin ni sir sa ating pagbabalik. Lady Nick? Bye-bye-back. Okay, we'll be right back. Thank you.
Facebook. Okay, we're back. Naabutan, nag-picture-picture taking kami. Okay, may hanging question tayo kanina kay Sir. Yes. Sir, yung tanong ko nga sa iyo, kung okay lang sa isagutin mo, what if pag dumating ang point na nagtuturo ka na and then hindi talaga natin maiwasan, may mga ganun yung emotion natin na halimbawa estudyante na fall out of love sa iyo or yung ano na in love sa iyo at saka vice versa naman, ikaw naman yung na in love sa estudyante mo, paano mo ito i-handle? Kapag dumating sa akin ang punto na may estudyante sa akin na nagka-crush, tapos hindi ko naman gusto. O kaya in love talaga. Not only crush. In love talaga na sunod-sunod sa iyo kahit saan ka magpunta, kahit sa bahay, kahit sa ano, text ng text, call ng call. Kung yan yung mangyayari, ma'am, I will simply reprimand his behavior, ma'am. Yeah. I will reprimand him. I will tell him na that is not good. Alam na niya kung mangyayari kapag, ano ma'am, kapag ipagpapatuloy pa niya yung ano ma'am, or else I will bring him to the guidance counselor for him to be advised, for him to be guided. What if sir, pag ikaw naman yung na-in love? Kung ako naman ang ma-in love sa akin sa chanty, ma'am. Na-type mo talaga yung estudyante mo. Oo. Since I am seeing myself as a great teacher in the near future, what I will do, ma'am, is that I will always control myself, ma'am, because I am always adhering with that NCBTS, National Competency-Based Teacher Standard, at saka yung Code of Ethics sa Professional Teacher, na bawal talaga magkaroon ng relasyon ang teacher at saka yung estudyante, ma'am. Wow. So, yun ang guiding principle ni sir. Yes, ma'am. Dapat yun talagang always na ilagay mo sa isip mo para hindi mo, para makontrol ang emosyon. So, yung head over heart. Yes. Not heart over head. As of now, ma'am, I am enrolled with the distance learning program of the Civil Service Commission, ma'am. Mm-hmm. Na nakalagay rin na bawal talaga na magkaroon ng relationship yung teacher at saka estudyante, ma'am. Or else that will, ma'am, remove one ground for dismissal. Dismissal. Okay. Hindi pa nga ako maging teacher, dismiss na. Hopefully, God forbids, wag naman mangyari. Kasi we're looking forward to see you, to join us in the system. Yes. Na one day, magkasama tayo. Magiging teacher na rin si sir. Yes. So sir, pag anong gusto mong i-handle? Pag nabigyan ka ng, magturo ka na, pagpapipiliin ka, yung different disabilities na nandyan, ano ang gusto mong i-handle? Kapag maging special teacher na ako, ma'am, yung gusto ko talaga i-handle, ma'am, ay yung students with who are gifted and talented, ma'am. Gifted and talented, yung GT. Yung academically intelligent and talented pa. Yeah. Good in singing, dancing. May mga naka-attach na mga talent sa kanila. So, what if, sir, pag nilagay ka doon sa walang bakante talaga doon sa GT and then ipahandle sa yung with autism, with hearing impairment, with visual impairment, lahat na daw, sabi ni Nika. Yung mixed disabilities, katulad yung ginawa ko for how many years. Anong gagawin mo? Kasi ang gusto mo talaga, GT. Kung yan naman yung mangyayari, ma'am, I will simply accept that item, ma'am. Kasi lahat naman tayo naghahanap talaga ng item. Mm-mm. Then what I will do now, ma'am, is I will just simply apply all the knowledge and learnings that I have acquired in my alma mater on how to teach them, ma'am, simultaneously, ma'am. Okay. So maganda. At least dyan na pumapasok yung ma'am, transfer of learning. Yes. So i-transfer mo na yung mga nalalaman mo, natutunan mo sa mga estudyante mo. So, ano yung pinaka-best talaga, sir, na o kaya most memorable experience na gusto mo madala kapag ikaw ay nagtuturo na itong mga time na nag-aaral ka? Na gusto mong i-impart sa mga estudyante mo na itong setup na ito gusto ko gawin na doon sa mga estudyante ko rin, o kaya yung situation na ito na ganito, gusto ko ganito rin ang ano ko. Sa anong
Ano niyo, sir? Sa school. May mga activities kami, ma'am, dito sa school, ma'am, yung tinatawag natin na NDPR, National Disability Prevention and Rehabilitation Week. Mm. Yes. If ever I will be teaching doon sa Sambuanga del Sur, ma'am, itong program ito, ma'am, hindi pa masyadong realized doon, ma'am. Yes. So kapag magtuturo na ako doon, I am going to carry this there sa aming lugar, ma'am, sa Sambuanga del Sur, ma'am, para sa gayon ay makilala naman itong program na to. And by that, annual celebration na yung gagawin namin. And I'm going to inform our head, the supervisor, and I will create links with some other departments para ma-realize talaga yung program. Pero doon, sir, may ano naman, no? May special education program na sa school ninyo, sa Buog, Bayog? Yes, ma'am. I think well-informed alam na ito ng mga administrators kasi annual celebration ito. Every year, this year nga, 34th year na ito. So, ibig sabihin siguro, hindi lang ito well implemented doon. Yes, ma'am. So, ang gagawin mo, i-implement mo ito. I-implement talaga. Na every year talaga, you have to participate. Yes, oo, ma'am. Kasi annual ito, and saka nationwide activity ito. So, maganda. Ano-ano pa sa yung mga gusto mong gawin pa sa buhay mo? After ito ngayon na, may iba ka pa bang mga plan sa buhay? Isa sa mga plano ko, ma'am, ay yung mag-work as a call center agent, ma'am, sa Cebu or sa Taguig, sa Manila, ma'am. Kasi some special education graduates ng WEMSU, ma'am, are actually call center agents na ngayon, ma'am. I want to explore new things, ma'am, pero depende na yan siya. Gusto ko pa talagang mag-masteral. Okay, so yun pa rin. Ang first priority mo talaga yun, ang masteral mo. So, ikaw, Lady Nick, anong gusto mo itanong kay Sir Johnny? Hala? Anong gusto mo itanong kay Sir Johnny? Pedala? Ano pang gusto mo itanong sa kanya? Kung may plano ba siya? Paano? Na ano? Future ba? Oh, future, yung future plans niya, sabi niya, yun nga, to continue his ano, master. So, aside, Sir John, sa organization niyo, sa peace, ano, mediators, may iba ka pa bang pinagkaabalahan? Yes. Member ka ba ng choir? Why? Member ka ba ng dance troupe? Member ka ba ng dramatic club? O ano-ano pa yung... When I was still in first year, ma'am, I was become a member of the University Theater Guild. Theater, na kung saan ito magdrama-drama yung mga estudyante. Yes. Pero nag-quit ako agad after a semester. A semester lang ako naging miyembro nito kasi hindi ko makaya, ma'am, sapagkat natunog na ano kasi yun siya, na fell under yung sa exam, ma'am. Tapos we need to have practice night, ma'am, umuwi kami mga alas 10, doon lang kami sa WEMSU, so tapos pag-uwi sa bahay, mag-study ka na naman kasi may present, may exam pag kinaumagahan. So hindi ko yun nakayanan talaga. So, ginive up mo yun? Yes, ma'am. Oh, wala kang pagsisisi doon na hindi mo yung tinuloy? Yeah. Hindi naman ako nagsisi, ma'am. Oh, okay. So, ito ngayon, sir, kasi itong ano ninyo, itong ngayon, ito practicum ka na this year. Yes, ma'am. First sem or second sem? Second sem, ma'am. Second sem. So, itong first year, sigurado marami na talaga mga preparations na ginagawa. Ano-ano mga preparations na ginagawa nyo ngayon, sir? As of now, ma'am, I am actually enrolled with some other subjects, ma'am. Tapos, nag-follow lang ako, ma'am, yung mga ginagawa ng mga classmates ko na nagpra-practicum na ngayon, ma'am. Mm-hmm. Tapos, ginagawa ko silang, ma'am, pattern, ma'am. Kasi nauna man sila, so mm-hmm. dapat alam ko na yung mga gagawin next. Oo, so you prepare na yourself ahead para pagdating mo doon, ready ka na. So, ano, sir, you had your observation classes before, no? Yes, ma'am. So, during your observations, ano yung nakikita mo kaibahan, difference between yung sa field doon sa outside sa yung kung saan dyan kayo sa WEMSU. WEMSU, mga kayo-kayo lang. Kami-kami lang, ma'am. Walang real na mga estudyante. May mga real estudyante naman, ma'am, pero konti lang sila. Pati hindi lahat ng disability exposed kayo. So yung during your observations outside, ano yung mga nagawa niyo mga observations? When I was observing the Santa Maria Elementary School, ma'am, under your class ka ba sa akin? Yes, ma'am, I was able to observe yung autism pa rin siya, pero parang magaling talaga siya mag-English, ma'am. Yung Asperger syndrome. Asperger syndrome. Who? Miles?
Yung dalawa mo, mamaya magkapatid. Now they're in high school. High school already. Yes, first year high school. At first, isip ko talaga na parang gifted talaga sila kasi over-over talaga sila mag-English. Pero at the end of the day, I was able to realize na something is was wrong with them. Yes, so it's not, ano ma'am, behavior manifested by a gifted or talented. Although there are actually a little, pero not all, ma'am. Gifted in one area, in one area, especially in science. Yes, ma'am. Oh, because they can explain their how the universe, pero kasi hindi naman yung giftedness, maano natin na lahat ng areas dapat talaga gifted ka. Even in one area, pag nag-excel ka, yung high performing, yung level of performance mo very high, even in one area, you will be considered ano gifted. Pero yung sa kanila naman, because with ano nga, with autism, nasa Asperger syndrome sila, there is no substantial delay in their communication. Oo. So doon mo para na ano mo na akala mo gifted sila. That was now the I have also four. Four. This year I have three. I have three like them. Hi, yeah. How I wish that I would be able to see them. Yes, the anytime you can anytime, you can come to our school anytime. Yes. Diba, yes, Nick? Yes. Okay. So gusto mo hawakan sa yung GT. Pero kung walang GT, hindi ka pwede sa GT. Kung papipiliin ka rin sa visual, OT, hearing, LD, ADHD, EBD, yung child disintegrity disorder, memory deficit, saan ang gusto mo doon? Low vision? Kung papipiliin ako mo yung student. Low vision daw. With hearing impairment. Gusto mo yung hearing, with hearing impairment. Yeah. Kasi as of now, madali silang i-manage. Yes, ma'am. Tapos, every Saturday, I am having my tutorial with one teacher there at sa Wemso High School na kung saan nagpapatsuto. Ako yung chinututura ng teacher na sign language, ma'am. Because I really would like to learn sign language, ma'am. I would like to create an edge against my co-employer in the field. Okay. Competitor talaga si sir kasi ngayon pala piniprepare niya to compete. Oo, to compete niya yung skills niya. Skills. Okay. So sir, masarap pa talang kwento natin. No? Isang tanong na lang sir. Yes, kung ikaw ay mabigyan ng pagkakataon na halimbawa no, ano ka na nasa field ka na. Nasa ka na. Yes. No. And then may offer. Outside of the Philippines. Oh, ito palagi ko na itong tinatanong pero gusto ko rin marinig from you kung ano ba yung side mo dito. Halimbawa, nandito ka na, permanent SPED teacher ka na, o kaya principal ng SPED center, o kaya supervisor. And then, here comes the offer. Opportunity to work abroad. Yes. To go abroad and teach. Teach. Oh, would you like to accept the offer or grab the opportunity or nationalistic ka pa rin? If I am accepted as a teacher one, as an ordinary teacher, and I am just new in the field, in the said career, I would prefer yung magpunta sa labas kasi mas okay dun sa labas kasi yung last week kasi ma'am, pumunta yung ate ko sa ano ma'am, sa Singapore. Tapos sabi niya, maganda daw mag-work sa Singapore. Tapos kapag mag-work na daw ako dun ma'am, ano lang daw sila dun ma'am, mag-visit sa akin ma'am. Yun yung gusto nila ma'am. Pero kapag naging principal ako or something higher konti yung position ko ma'am, I would prefer to stay here in the Philippines because there is no other home like yung like place. Home. Oh, yes. There's no home like home. Makabayan. Makabayan. Very good. Yes, alam talaga ni Nika, makabayan. Okay. So, ang ano ni sir, kapag teacher one siya, i-accept niya yung offer. Pero pag principal na siya o kaya administrator na siya, dito na lang daw siya. Oo. Para siyempre naman, lahat naman tayo gusto natin iangat ang antas ng ating buhay. Yes, so, sir, would you like to invite our viewers, yung mga gustong maging teacher in the future Sundays, katulad mo, o kaya yung mga parents na until now, they cannot accept na meron silang special child sa family nila. Okay, invite mo sila, sir. Okay, I would like to invite those senior students of any high school institution in Region 9 or outside our region. Yes. If you would like to become
a service to everybody. If you kung gusto mong magkaroon ng trabaho na kung saan ikaw ay nagbibigay ng servisyo sa ating mga special child, sa ating mga students with special needs, I tell you that special education is really the best course for you. Para sa mga parents naman na kung saan hindi pa nila masyadong tanggap yung something needs ng kanilang mga anak, ang masasabi ko lang sa inyo ay just wait for the right time at saka yung mga special education like us makatulong sa inyo. Yes. That would be all. Okay, so well said. Yes. Oh, well said yung sinabi ni sir na yung gustong maging teacher, gustong tumulong sa mga batang may kapansanan. Yes. Ang pinaka-best na course ay Yes, special education. Okay, yun ang kukunin para makapagbigay ng tamang servisyo. Okay, sir, may gusto kang pasalamatan? Yes. Go ahead, sir. Gusto ko ulit pasalamatan ang aking mga magulang nasa Zamboanga, sir, ang aking mga kapatid na nasa Zamboanga City ngayon. Yes. Si Engineer Jorin Pisco, she is actually taking her masteral right now. Yes, to my another kapatid sa Pagadian City, who is actually taking her doctoral. Sa aking nanay na nanonood ngayon sa Zamboanga, sir, kung nanonood man siya or nasa store man siya. Tapos yung kapatid ko na nanonood online via tribalmedia.com. Yes. Hello sa aking mga teachers sa college. Yes. Headed by Ma'am Virginia Palmares. Hello, Ma'am. I'm so happy na I am here in special education ngayon. To our professors, Ma'am Shella, Sir Vini, Ma'am Ayana, and the rest. To my very own advisor, Ma'am Abigail Fernando. To some other teachers sa College of Education. Lahat ang mga nakikilala sa akin, mga kaibigan. Sa Three Sisters, Carinderia, hello! Nandito na ako sa special education. Sa aking mga classmates, sa lahat-lahat. Tapos, I would like to say condolence to my auntie na namatay, si Atenilia daw doon sa Buog. Nilia Pisco, namatay na siya bago lang daw. Sa lahat ng mga nasalanta ng bagyo ngayon. Yes. To our UNESCO clubmates sa Manila, yung sa University of Santo Tomas Legal Management Council. Hello, nandito na ako. Yes. At sa lahat-lahat, thank you. At to Ma'am Nokum, to her co-host, Lady Nika. Hello, good afternoon. Thank you so much for inviting me. And to Ma'am Mel. Ma'am Mel. Okay. Hello. And also, sir, Nick, pasalamat tayo sa ating panauhin. Pasalamat ka, Nick. What? Pasalamat ka. Mag-thank you ka kay sir for joining us. Thank you, sir, to join us. Okay. So, in behalf of Triba Media and Creatives, and to my partner, Nel Atilano and Lady Nika, sir, thank you so much for sharing your life. Oh, yes. Parang life na rin, yes, as a student and a future special education teacher. Yes, and looking forward to join our program. Yes, okay. So. Okay. So thank you. And Lady Nick, may gusto kang pasalamatan? Mama. Oh, si pasalamatan mo si Mama. To thank you sa Mama ko. To thank you. Hello sa Paris na Mama. Misa and Vita. Hello, Kuya Mark again. Okay, hello to Kuya Mark again. Oh, hello also to the family of Lady Nika for our new sponsor for accepting our offer, di ba, Nick? Thank you so much to your family, to your mom, to your dad, to everybody sa bahay, nandoon. Maraming salamat po at sila na po ang aming sponsor ngayon. So, yung mga may malalaking puso dyan, if you would like to sponsor our program, ano na po, welcome po kayo. Welcome po kayo na i-adapt po ang aming program. Yes. Okay? So, thank you so much. And once again, in behalf of my partner. We have Teacher Nell. Yes, and Teacher Nell. Please do watch every Saturday special education. Ngayon. Sorry, at what time? Happen? 1:30 to 3:30 in the afternoon. Live tayo, Nick. Yes. Oo, wala po itong taping. Live na live po kami.
Okay? Sa Facebook natin. Okay. I-like po daw kami sa Facebook kasi may Facebook account po tayo. Yeah. Yes. Okay. So, thank you for watching our program. Okay. So, let's continue to... What? Okay. Let us continue to... what? What's up, Pangam? Okay, very good, Lady Nika. Okay, thank you so much, and bye-bye. Okay, happy birthday to my nephew, Michael Bartolome, dyan po sa Giwan. Happy 21st birthday. And thank you, everyone. Happy weekend. Yeah, thank you, Lady Nika. Happy weekend. God bless all of us. Yeah. Bye-bye.